o kadalas ka daw nahihirapang umihi at nagkaka-UTI? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang urinary tract infection o UTI ay isang common infection na nangyayari kapag mayroong bacteria mula sa balat natin or sa rectal area na kapapasok sa urethra at doon sa daanan ng ihi at nai-infect ang urinary tract. Most common niya na posibleng maapektuhan ay ang bladder o ang ating pantog. Ang tawag dito, cystitis. Kapag ka naman naapektuhan ang taas na bahagi ng urinary system, ang ating mga bato, ang tawag dyan, pyelonephritis, although less common naman ito sa dalawa. Common na case ito sa family medicine practice, kaya i-discuss natin deeper. Mayroong mga risk factors yan. Linawid ko lamang ha. Kapag ka sinabing risk factors, hindi porke meron ka nito, magkaka-UTI ka na ulit. Ibig sabihin lang, at risk ka ng UTI kung mayroon ka ng mga ito. Previous UTI, sexually active ka, mayroong pagbabago sa bacteria sa loob ng iyong genitourinary tract, pregnancy, advancing age, structural problems sa urinary tract tulad ng enlarged prostate sa mga lalaki, at poor hygiene. Dahil din sa anatomy, mas prone sa pagkakaroon ng UTI ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Siguro once in your life, nagkaroon na kayo ng UTI, pero para i-refresh lamang ang inyong memory, ang mga sintomas yan ay maaaring pananakit o parang burning sensation kapag ka umiihi, madalas umiihi, parang kulang ang inilalabas ninyong ihi o feeling na mayroon pang natitira sa pantog ninyo pagkatapos ninyong umihi, o pwede rin may kasamang dugo sa pag-ihi, pananakit ng lower part ng inyong abdomen, paglalagnat, chills, pananakit ng likod, o di naman kaya ay pagsusuka, o parang pakiramdam na masusuka. Kung sa mga bata naman, syempre hindi naman sila kayang magsabi niyan, kaya mainam na makita sila ng mga doktor kung nilalagnat at nagsusuka. Isang common sign man ng UTI sa mga bata ang fever, hindi ibig sabihin kapag ka may fever na ang bata ay may UTI na. Meron pang ibang mga dahilan niyan na itidiscuss natin sa mga susunod na videos. Again, bacteria po ang nagdudulot ng urinary tract infection, at kapag kaganyan, ang panlaban po natin dyan ay mga antibiotics. Maaari pong makaramdam ng side effects ang ibang mga tao sa antibiotics tulad ng rashes, pagkahilo at pagsusuka at iba pa. Kapag kaganyan, balik po kayo sa doktor ninyo para kung kinakailangan ay mapalitan ang gamot ng mas matotolerate ninyo, at please lang tapusin po ninyo ang inyong mga gamot tulad ng sinabi sa inyo ng inyong mga doktor. Pwede kasi magdulot ng antibiotic resistance yan kapag hindi ninyo tinatapos ang inyong mga antibiotics. Kumbaga parang nagiging vitamins na lang ng bacteria yan, tapos nagiging resistant sila sa mga susunod na pagkakataon na bibigyan kayo ng antibiotic na yan. Kaya please lang, huwag isa-share ang inyong antibiotics sa ibang mga tao, at huwag na din pong tipirin at isa-save ninyo ang antibiotics ninyo for later use. Maling-mali yun. Minsan napakasimple ng problema ng pasyente, pero dahil pasaway sila, nagsisisi sila sa huli. Dahil nga, nagde-develop nga sila ng tinatawag na antibiotic resistance. At kapag ganoon, na hindi gumagana sa kanila yung mga antibiotics, nakapagsisisi dahil preventable sana ang mga maaaring komplikasyon ng kanilang mga infeksyon. Bukod sa pag-inom ng antibiotics, uminom din ng maraming tubig. Para naman makaiwas, ilang tips natin ay syempre, uminom ng maraming tubig and always be hygienic. Umihi pagkatapos makipagtalik, at para naman sa mga kababaihan, kung magpupunas kayo, siguraduhin na yan ay mula sa harap papunta sa likod. Dahil again, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman ginagawa ko pa rin ito para sa inyo, at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna, dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!